May tatlong topic akong ikikwento sa inyo kabataan na kung saan alam nyo naman, pag ganitong walang MPL tamang tagpi-tagpi lamang tayo para may ma-upload ako araw-araw. Pero yung unang topic, Sanford, sinigurong mananatili sa Team Liquid ayon sa isa sa mga boss ng TLID. Pangalawa, mid laner ng Geek Fam, nagsalita kung sino ang gold laner na pinakamahirap hulihin. Na gold laner sa lahat ng mga players, hulaan mo kung sino ang naging sagot niya. At ang panghuli, Maloyski, sinabing may nag-iisang Indo player ang naopferan na magdaro sa MPLPH at bukod tanging siya lang ang una't huling Indo na nakaranas nito. Pero teka, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng kwento ah. Itabi mo at ako na kaya ano pa ang inaantay natin. Umpisahan na yan, tara! Unang-una, dumako muna tayo sa usapang Sanford sa Team Liquid PH na kung saan alam nating sa tuwing natatapos, ang isang season ay parte na ng ating mga koponan ng dumaan sa pagsisaayos ng kanilang mga team. May mga team rin namang nananatili ang lineup at sila syempre yung may magandang standing last season at meron rin namang hindi nakikitang ang pagkakamali ay nagmula sa mga players bagkos nakikita pa lang nila na ang mali ay nasa pagkukulang ng buong team sa pag-a-adapt ng meta. Kaya hindi rin may iwasan na mag-isip ang ilan na baka si ganito lumipat sa TNC, si ganito lumipat na sa AP Bren, at si ganito lumipat sa Omega. At isa na nga dyan itong si Sanford sa napag-uusapan kasi nitong nakaraan na kesyo lilipat rin di umano ng team at naging matunog rin itong usap-usapin. Pero alam nyo ba na yung ganyang balita ay nagmula rin mismo sa pagbibiro ni Carl TC sa kanyang live na minsan niya nga kasing nasabi rito na malay nyo si Sanford na sa Onyx Indo na hindi natin alam o sigurado ganito o ganyan at yung iba tuloy siniseryoso ito kahit obvious namang nagbibiro lamang si Carl TC noon. Ngayon, tuluyan nang nagsalita ang isa sa mga boss ng Team Liquid na ang pangalan ay Dansan, na kung saan nag-story mismo siya at sinabing Onyx Sanford is fake news, Liquid Sanford forever. At ito yung kanyang tila naging paglilinaw na hindi nga naawitan ng Onyx itong kanilang XP laner na kung ating iisipin sobrang ganda nga ano kung makukuha siya ng Onyx. Pero kung ibebenta kasi nila si Sanford sa Onyx Indo habay para na rin silang kumuha ng bato tapos ipinukpok nila sa kanilang mga ulo dahil alam nating sobrang solid ng Onyx Indo pag nangyari yung ganyang lineup. At syempre alam nilang madedehado sila sa MPL ID kung hahayaan nilang mapunta si Sanford sa Onyx ID pero mabuti na lang maagang nilinaw ito ng isa sa mga boss nitong TLID. Ngayon, medyo matagal pa kabatang yung inaantay-antay nating oras para magbigay ng mga bahagyang rumors o hint dahil sa ngayon, ang focus ng marami ay nasa paparating pa na M6. At syempre, ultimo ako, gusto kong maging sampo yung mailalabas kong rumors at palaisipan sa inyo dahil alam ko, kasi sa oras na mailabas ko ito, abayang madali, yung silang mahuhulaan. Siguro na sanay na lang rin kayo sa ating channel. Pero dumako naman tayo sa pangalawang topic natin na kung saan ito naman ay patungkol sa mid laner ng Geek Fam na si Aboy. Na kung saan naitanong nga kasi sa kanya kung sino ang mga gold laners na sobrang hirap hulihin. Naibig niyang sabihin dito mahirap igang, mahirap abutin sa teamfight dahil sa solid kong pumosisyon at ang naging sagot ni Aboy ay itong sina Skylar at Kelra. Ngayon, matik may isip nating nakakalaban niya na kasi si Skylar si MPL ID pero yung kay Kelra, abay saan sila nagkaharap para masabi niyang sobrang hirap hulihin nitong taong ito. Abay hindi pa naglalaban sa kahit na anong tournament ang dalawang ito kaya may mga taong magtataka kung saan sila unang nagkita.
Pero dito ay nalaman nating sa mga screams, pala nila sila nagkakaharap at ito rin mismo ang naging basehan ng Geek Fam o ni Aboy para masabi niyang si Kelra ang gold laner na sobrang hirap na hulihin. At alam nating masabing isang magaling na gold laner ang isang tao kapag hindi siya namamatay sa teamfight pero nakakagawa siya ng damage at nakakapag-takedown siya ng kalaban na ibig sabihin sobrang galing humanap ng pwestuhan itong si Kelra para sa mid laner ng Geek Fam na si Aboy. At alam nyo bang, base sa data ng MPL ID at MPL PH, yung apat na gold laner na sina Kelra, Domeng, Skylar at Aaron Shiki na mga naglaban nga sa Grand Finals, abay si Kelra ang may pinakamababang total deaths dahil 37 times lang siyang namatay. Si Domeng 45 times, si Skylar 75 times at si Aaron Shiki 66 times, abay ikaw ba naman, puro bugbugan ang labanan sa Indo kaya lumobo talaga ng ganito ang kanilang mga deaths. Pero ganun pa man, tiwala pa rin syempre kay na Domeng at Kelra sa paparating na M6 dahil alam nilang ito na ang pinaka-inaantay-antay nilang break sa kanilang karir. Tandaan ka batang sa pagkuha ng M-Series champ, hindi lang yung achievements ang tumataas sa'yo dahil maging yung value at yung mismong sahod mo sa team ay tataas yan na mas lalong makakatulong sa'yo at sa pamilya mo. Idagdag mo pa ang pagkakaroon ng titulo. Pero ang panghuli sa lahat ng ating kwento abay itong patungkol naman kay Baloyski na kung saan tinranslate lang natin yung kanyang mga sinabi kabatang at sa tingin ko naman accurate ito, pamihado. Ayon kasi kay Baloyski, may nag-iisang player di umano na isang Indonesian ang bukod tanging nakatanggap ng offer mula sa isang MPL PH team. At itong si Skylar Diamono ang pinakauna at natatanging Indonesian player ang pinagka-interesan ng isang PH team na kung saan hindi na nga ito sinabi ni Baloy kung anong team ang nagka-interes sa kanya. Pero na-offeran talaga ng isang spot itong si Skylar at siya lang Diamono yung bukod tanging narinig ni Baloyski na hint na Indo player mula pa noon naggusto sanang kunin ng Pinas. Ngayon, alam ko mapapaisip ka kung sinong koponan ang magkakaroon ng interes sa isang Indo player samantalang kung ating iisipin, sobrang daming magagaling dito sa Pinas at di hamak, sobrang solid kung kukuha ka na lang ng rookie na unti-unti mo palalakasin. Pero sige, subukan natin kabatang ha, hindi naman ito siguro ngayong S14 na ibig sabihin itong mga nagdaang mga season nito nangyari. Pero sino nga kaya ang team na ito? Unang-una sa team na NXPE o Minana, sobrang labo na kumuha sila ng Indo import na gold laner. Malawa sa AP Bren, sobrang labo namang sila ang magkakaroon ng interest kay Skylar na kilala natin si Coach Ducky na mas gugustuhin itong humanap ng may potensyal na rookie. Sa Omega naman parang tagilid rin dahil kaaalis lang rin ni Kelra halos sa kanila last 2 season kaya hindi nila kakailanganin ng gold laner. At sa RSGPH, nandun pa malamang si Emma noong mga araw na yon at knowing na koripot ang management ng RSG, abay duda ako kung sila ang tinutukoy ni Baloy. Echo? Hindi rin eh, kasi palong-palo si Benny Cutie noon pa man at hindi pa rin siya kapalit-palit na magmumula pa sa isang Indo import. Tsaka nga, nag-aantay si Outpace sa kanya noong mga nakaraang season, diba? O baka naman TNC Pro Team, edi sana kumuha siya ng isang magaling na jungler muna kaysa gold laner agad ang i-import nila, diba? Eh paano kung ang blacklist kaya? Pero sobrang daming gold laner ng BL itong nakaraan eh. Dahil nandito pa si Owl noon, tapos nagpapahinga lang naman si Oheb. O baka naman ang Onyx PH noong mga nakaraang season, nahirap na hirap sila kay Nets? Ewan ko ba? Sa totoo lang, nahirapan akong isipin kung sinong koponan sa MPL PH ang magkaka-interest na mag-import ng Indo. Tinutukoy nga nitong si Baloyski. Pero syempre, idadamay ko na kayo kabatang. Sino nga kaya sa tingin mo
ang tinutukoy nitong si Baloyski na PH team daw na nagka-interes at nag-offer na i-import si Skylar sa MBLPH. Magkomento ka dyan sa ibaba ha at tulungan mo akong mag-isip sa kung anong team nga kaya ito. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa paglilinaw kay Sanford, sa paghanga ni Aboy kina Kelra at Skylar at sa nag-iisang pinagka-interesan na gawing import di umano sa MPLPH. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Kwentuhan ulit tayo sa susunod ha. Hanggang sa muli. Paalam!